Magandang araw po mga kababayan. Welcome po sa Pinilangang Lakpay. Napakasarap pong kumain ngayon ng mainit na sabaw at mainit na kanin. May sawsawang sili, lemon at patis dahil maulan po ngayon. Tara, samahan po ninyo ho. At kapag ganito pong malakas ang ulan, napakasarap po dito kumain ng may sabaw. At ito po ang ating native nilagang baka. Ayan po. Dahil magtataglagas na po talaga, lumalamig na at umuulan po ngayon, nilinis ko na po ang aking backyard. Mapapansin po ninyo yung mga beans po natin, yung mga Chinese cabbage, naani ko na po. At marami pang naaning beans. Halo ko po ngayon sa ating masarap na bulalo style. Bululo style. Ayan po, pag naglinis po, tinatab ko po muna yung mga gamit para malinis. At ngayon bulan, mas maganda. Tama-tama, pagkatapos po maglinis ng bulan, malilinis po yung mga paso. Tapos madadry at lalagay ko po sa storage. Pag nasa malalamig na bansa po kayo, huwag po kayo maglalagay ng mga lupa mamasama-sama sa storage. Huwag mumul po. Hayaan po ninyong matuyo. O lagay po ninyo sa isang plastic. Kasi delikado po sa inyong tahanan. Lalo na kung nakatira po kayo sa Four Seasons. Kahit naman po sa Pilipinas, diba, panatilihin po natin yung maayos at malinis. Pakuluan po muna natin ang dalawang malaking higante na oxtail. Gagamitin ko po kawali, wala pa ng problema. Gagamitin ko po ay medium low heat para dahan-dahan po lumambot pero hindi po malalagas. Ayan po yung naanay po. Ang dami po ano. Isang bowl po yun, na plastic bowl. May chukineri, may mga hilaw na kamatis sa ilalim. Gagamitin ko po sa ating anilagang Tagalog. Pechay. Gagamit po tayo ng sitaw at kamote. Ganun po kasi ginagamit ng nanay ko sa pagluluto. Nilagang style po ng pagluluto ng aking ina. Labi na yung mua-mua. Ayan! Medyo malambot na po. Diba? Ayan po yung kagandahan sa dahan-dahan pinakukulo. E kaya lang, syempre, nalakas sa kliyente. Kung may kahoy po kayo, mas okay din. Nilalagay po ng nanay yung mga maliliit na sibuyas na Tagalog. Ayaw ko po ano po tago sa inyo. Shallots po ito. Ito po yung sibuyas na pagkitanin po ninyo. May nag-uusbong o nagsusuwi. Dumadami. Hindi ka tulad po ng ordinary onion na single lang inaan. Ito yung dumadami. Mas masarap po yung mas malasa sa nilaga. Napakasarap. Ito po yung gustong-gusto ko. Yung malambot na po. Habang pinakukulaan ko po ito, syempre binabalik-baliktad ko para maging even. Maging tender both sides. Yeah. Dahil ang lulutuin po natin ngayon ay, ang niluluto natin ngayon ay native na nilaga. Lagay po ako ng kamote. Comment na naman dyan. Din mo kamote, parots, ano kaya. Tingnan mo mabuti, ayan. Kamote po yun. Ayan. Ito ba yung sauri po ng kamote? Ayan. Bawat dito, saka dito. O, kamote yan. Ayan. Ay, excuse me. Ayan. Malambot na po.
ating kamote. Ito na po itong sitaw. Ito po talaga yung native na nilaga. Ibig sabihin, kung ano yung available sa mga bukid maliban doon sa malalamig na lugar, ito po yung ginagamit. Siyempre sa Baguio, Bichuelas, Pechay Baguio, dahil malalamig po itong malamig na magulay. Sa mga mainit na lugar, sitaw naman po sa Kapecha. Yun po yun kung bakit native. Diba? Ang po natin yung palambutin lang po natin yung sitaw. Ito po yung gusto ko sa sitaw. Medyo nag-light lang po yung color. Naku po. Namimiss ko po yung gantong style ng nilagay. Lalo luto po ng nanay. Kasi ko lang po yung arrangement bago ko po ilagay yung pechay. Alam niyo po, masarap yung mga organic na pechay. Yung pechay Tagalog, yung maliliit. Mas gusto ko po yun. Ito po kasi bok choy. Sarap din po ito. Ganyan natin. At maganda ang ating presentation. Ito, paborito ko po sa nilaga. Po ako ng patis kasi tinignan ko medyo matabang. Ito po yung pampalinamnam po sa nilaga patis. Siyempre may mga allergy po kayo sa mga seafood, so po maglalagyan ng patis. Bago ayan, maraming salamat na po sa Panginoon. Nagkasama-sama na naman po tayo. Naway safe po. At bago tayo sa salamat po muna natin ng Panginoon. Ayun, maraming salamat na po sa panibagong araw na naman po ito. Naway safe po. At yan din po kanina mga mali sa buhay. Ay kung natatawa sa buong mundo na malabang po ng patas. Kaya nabubahala po sa inyo. Sinusukun na po namin sa ila sa karagay sa isang may. Sana po natin. Wow! Masarap. Kaya ako po sa inyo napasal dahil natikman ko na po. Palakasin ang talak. Ayan. Bawang isaing na kanin. Basmati rice. Ayan. Ito masarap. Bughag. Ayan po masarap sa karne. Yung daan-dabi na kukulog. Kaya minsan makakatatlang puno po kayo ng chiko. Puno na chiko. Hirap panggato. Napuno lang yung kakawate. Pwede ba yun? Malaiba. Yung pinamumugaran po ng toko na kinakapitan ng orkids yung katawan. Malaiba po ta. Tawag sa amin sa Katagalogan. Pwede po tayo ng sabaw. Yan. Pero din po tayong patis na may sili at lemon para panalong-panalo ang ating laban. Pakalambot po niyan. Sana malambot. Hindi ko pa nakakagat eh. Pero may kita sa oras sa pinakuloan niya. Pag-tumote. Napakasarap po talaga ng native na nilaga ito. Yung pag may kamote. Huwag po niyo po dadami ang kamote. Hindi po tayo magagawa ng minatamis. Para may bagay na konting tamis sa sabaw. Ginamdam. Ang buko po inspired by Juan Rodrigo. Yung po kahit na hindi siya masyado nag-ayos ng buko niya, pero yung dating niya, di ba? Bangis. Ang pagdating. Ang pagdating. Ang kara.
Napakalambot. Sarap. Malang gulay yung tirahin natin. Lamig natin yung karne. Pakalinan mo talaga na kasi kung may kamote. Yan. Kahit kami po gamitin. Talagang sarap to the bones to mamaya. Ano pa pala ako itong mango and oat milk. Oat milk and mango. Blended po. Masarap. Pero na kasi yung magang binili ko eh. O better kaya masarap kong gawing shake. Gutom na gutom kayo, tapos bantong ulam, ano? Ang masarap yung tama. Ayan. Ayan. Ngayon pa itong ulam. Ayan. Sarap po nataba ng baho. Ano? Pag malambot niya, malambot. Excuse me. Paso ako doon na mainit. Ito po palkas po yan. Pag-inis ko kahapon. Pero ito yung nabukod.
sarap. Talaga na sitaw, nilaga ko sa sinigang. Alam niyo po yung parang naragot ng dalagang data sa init ng nabayon na. Tapos, paborito po niyo, di ba? Ang panalo sa lambot. Wala lang po dito sa itim na nilaga. Saging na saba. Ayoko po sinong planting. Malaklak yung saging na saba. Dito. Parang dry na dry siya. Dito tulad ng saba. Masarap po talaga. Yan.
kasi baon na sunod. Ito. Ang dalang ito rin ang pasarap. Taba. Sarap. Creamy. Paano po bago tayo tapos pasalamatan po muna natin ng Panginoon. Panginoon, marami salamat na po sa bibigay po sa amin. Ibibigay at naibigay. Naman bakit isa po ay matuto po magpasalamat. Naku, ano pong pinaghirapan ang kanilang mahal sa buhay. Pasalamatan po Panginoon. Dahil po ay galing sa pawis, paghihirap at sa mga marangal po na paraan. Kaya na po bahala po sa amin, sinusunod na po namin sa inyo sa ngalan ng Jesus. Amen. Paano po, maraming salamat na po sa inyo oras na inilaan sa pinilaan lang. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless you po lagi magandang araw. Laban lang.